Good morning, good afternoon, good evening mga Mars, mga Pals! Hello, eh. Ano man nangyayari dyan sa ano natin? Bukain. Katapos ko lang mag-work, pang morning ako today. Kanina ako 5:30 na start work. And then ngayon, uwi muna tayo ng bahay, no? Magpahinga. At yung ating gulong sa sasakyan, kailangan napalitan. Tanggal muna tayo ng kalo, eh. Yung bilog-bilog ng muka natin pag nakakalo, eh. O yung sombrero ba? Kailangan ko na magmadali umuwi. Dahil coming na yung mag-change ng aking tires. Hindi man lang nagsabi si Pars na ngayon pala. Ito tuloy. Kailangan natin magmamadali. Mixo! Eyo hands ka. May kang kuto na. Mula no. Ensyon at ibala. Emiek. Aha. Kalkas mo ito siya yung has. Mixo! Halot si Mixo mena sisalle. Halwat ka? Okay, mena. Hain. Harahat ya hanska. Yan sila o, nag-change sila ng tires. Yung sasakyan ni Pars doon, malapit na matapos. Tawang-tama lang yung ating dating. Mixo natin, hindi na naman natulog ng nap time niya. Kahapon din sa daycare, hindi daw yan natulog. Tapos ngayon hindi natulog kasi lalabas sila. Nakalimutan ko, 1:30 pala yung sabi ni Pars na darating yung mag-change ng tires namin. Tumawag na siya na, asan ka na? Andito na yung magpapalit ng tires. Diyos ko, dalitawon sa Marinquini. Labas kanina sa work para lang maano, ma-change yung tires kasi nakakahiya din naman sa mag-change na. Dito na siya, tapos kailangan pa natin kailangan niya pa mag-antay, di ba? Wala dyan extra bayad. So, tayo na ang mahiya. Pasok muna ako dun sa loob. Kain daw kami ng sabay, kaya lang ako ay gutom na. Paano yan? Ang tagal-tagal pa yung lalaki dun. Sa isang ano, sa isang car, mga 30 minutes din siya mag-change ng tires kasi apat man ang gulong. Ay, nako. Grabe, nakatulog ako. Uy, after ko kumain kanina, mga 3:30, nakatulog ako ng 2 oras. Pagod. Kasi kagabi, pagod talaga ako. Uy, yung nag walking tayo kahapon dun sa Kotka. Tapos, ano oras na ako nakatulog kagabi? Hindi, nagising ng alas 5, sobrang aga. Tapos nag-work pa. Doon kanina sa work kasi hindi ako nakapag break time. Dahil meron kaming hinahabol na oras. Dahil kulang kami kanina sa work, kaya hindi na ako nag-break time. Pero maaga naman ako nakauwi, kaya lang hindi na yun siya maaga uy kasi alas 2 na yun or ano na ba oras yun, I think mga 2:30 ako nasa yard natin kanina. Natapos na yung ating ano doon sasakyan, na palitan na ng tires. Bukas ng umaga ay ano na naman, frozen, kaya nagpalit na si Pars ng tires dahil lagi tayong umaalis or dahil taong gala tayo, kaya nag-change tires na si Pars just to sure our safety. Talot ka. Talot na tayo ng buk. Mixo, ano man ang nangyayari sa'yo? Mixo, bakit high blood ikaw? Ay, hindi ito natulog. Kaya high blood. High blood. He did not take a nap. No, he did not. I was trying now, but no. That's why. Yeah. That's why he's not in the mood. Yeah. He's tired. Pero nagising daw sila kanina ay, ano oras na yun? 9:45 daw sila nagising kanina eh.
Ay! Yung kilikili natin dyan. Baka mabash tayo na maitim. Hoy, asa na yung nang-bash sa atin dyan? Hindi naman maitim yung aking kilikili. Kayo naman. What happened to your kilikili? They said it's dark. Oh no. If maitim man po yung ano ko, kilikili, hindi naman yung as in talaga na maitim. Ano lang siya, yung merong dark na area dahil hindi naman talaga ako maputi na babae or hindi maputi yung aking balat. Murina po ako. Alangan naman po yung aking kilikili, sobrang puti. Tapos yung aking balat ay brown. O, diba? Asan po ang logic niyan? Kung ang balat ko ay brown, tapos yung aking kilikili ay sobrang puti. Kasi minsan kasi, dyan sa camera natin, pag nagbablog tayo, ano yung dark shadow po yan, kaya maitim yung ating kilikili. Hindi naman yung maitim yung kilikili natin, no? Zoom ko pa yan. Pasay na sa mga kumakain. Na ano lang ako, natawa lang ako dun sa isang basher natin na ano daw, ang itim daw ng kilikili ko. Wala na yan, ang itim ang kilikili ko. Basta, maputi naman yung aking puso. Charing! Alam nyo po, yung pag ano natin, yung mamintas tayo sa ating kapwa tao, hindi po yun siya maganda. Diba, Pars? Diba, Pars? Kaka-wax ko lang yan! I just wax it. Tapos sabihin mo, may itim kilikili ko. Bahala ka niya sabihin mo, may itim kilikili ko. Nagutom si Pars. Ano naman kapakain ko kay Mixo, eh? Ano na, Mikael? Tulog na ikaw. Si Pars din kasi nakatulog. Andun lang kami kanina sa bed namin, nakahiga hanggang nakatulog si Mixo. Andyan lang siya. Nanonood ng kanyang iPad. Nanonood sa iPad niya. Tapos kami ni Pars na idlip kami. Is this clean? Ano? No, I already empty. Are you already? Good, good. Para may ilagay ko yung mga lumang ano dito. Lumang hugasan. It's already dark outside. It is. So true. Ito na, back to reality na tayo na madilim na sa labas. Bigyan ko muna ng time si Mixo natin. Kasi kanina nagtatampo na siya. Natulog ako doon tapos maaga akong nag-work. Importante pa din yung time para sa ating anak, diba? Well, pag hindi tayo magbigay ng time sa kanila, baka isipin nila, puro na lang tayo work nito. Work, work, work. O, napuno na naman yung basurahan namin. Na kagabi, nagtapong ako ng basura. Ay, sus! Naubos na pala yung aming ano. Uy. Rakas, next time, can you ano? Try to remember me that wipes. Wipes? Yeah. Because I used to eat that we have here. Kasi nasanay ako. Rakas, remember next time by wipes. Really, ha? Okay. Really? Madali ang linis. Medyo na himasimasak ako dito sa kusina namin na kanina ay hindi ko alam na sobrang kalat. Ngayon ay much better na. Gawin ko lang yung aking food na quinoa with chickpea. Ayan. Ito yung aking gagamitin na protein. Ilagay ko lang siya sa oven. Para mag, ano siya ba, yung medyo mag crispy. Konting salt. Yung aking quinoa, pinaano ko na pinaboil. Lagyan natin na. Ano pa ba? Masarap ilagay dyan. Okay na yan. Para less salt ba? Pa-crispihin ko lang to. Konti.
Yan, dyan ka muna sa ating mahiwagang oven. At, oh, ayan. Ayan na yung ating kusina. Kanina medyo makalat, ngayon wala na. Okay, okay na siya. Tinanggal ko lang yung mga dapat ipasok doon sa dishwasher natin para naman hindi masyadong makalat. Kanina kasi pagod ako, tapos yung bahay ay hindi maitsura. So ngayon medyo okay-okay na siya dahil maliwalas na nga. Kunin ko pala yung picture ni Mixo at ni Ellen kagabi doon sa pinuntahan natin. Antok na kasi talaga ako kagabi. Hindi na kaya ng aking power na i-transfer yung ating picture dito sa ating cellphone. Maganda to siya na camera ba? Ito, matagal na to siya na camera sa akin. Hindi pa ako nag-vlog. Meron na akong ganito. Hindi ko lang siya ginamit na pang-vlog, yung DSLR. Maliit man to siya na DSLR. Traveling talaga siya. Ito, mapalitan to. Compact siya ba? Ang hirap lang kasi nito, kahit meron siyang stand, ano dito sa balikat? Yung masakit siya ba? Dahil medyo malaki. Pero nung binili ko to, pang vlogging daw to siya, pero I don't think so. Pero yung ibang mga vlogger, ito man yung gamit nila, yung mga DSLR. Meron pa akong isang camera, siguro pag uwi ko sa Pilipinas, babawiin ko yun dun sa aking sister-in-law. Maliit, mas maliit talaga yun siya. Yun talaga, pang vlog talaga yun siya na camera. Eh, tinanong ko kung ginagamit niya, hindi naman daw niya ginagamit. Nakatambak lang dun sa kabinet. Dahil tuwing nakikita ko sa mga picture nila, cellphone pa din ang ginagamit. So, sabi ko, pag uwi ko, pwede ba, i-ano ko na lang, kunin ko na lang. Kasi magamit-gamit ko yun dito. Doon sa Pinas, masira lang siya ba dahil hindi na gagamit. At meron akong laptop dyan na hindi ko rin nagagamit. Last gamit ko niya nung nag-aaral pa ako. Eh, ngayon tapos na ako mag-aral. Gusto ko siya ibigay doon sa aking pamangkin, ng anak ng sister-in-law ko. Dahil hindi rin siya nagagamit dyan, meron naman kaming computer ni Paris doon. Lahat ng mga activity namin ni Paris, o pag meron kaming kailangan gawin sa computer, doon sa computer niya ginagawa namin. Eh, yung akin pang school lang talaga siya. Pinagpaalam ko na yan kay Paris na ibigay ko doon sa aking pamangkin. Pag-iisipan niya pa daw dahil siya ang bumili niyan. Medyo may kamahalan siya. At sabi niya, magagamit ko din daw yan pag nag negosyo na kami o nag-open na kami ng business. Kaya lang, sabi ko sa kanya, kaya ko siya gusto ibigay sa pamangkin ko dahil gusto ko siya palitan ng mas maliit. Ano yung maingay dun sa oven natin? Saglit lang. Ayun, wala na. So, ayun nga, gusto ko siya palitan ng mas maliit siya ba, na light siya sa aking likod or pakbag pag nilagay. Dahil yan, one time, nadala ko yan siya. Saan ba kami nag-travel? I think nag-travel kami ng Sweden at kailangan ko siya dalhin para sa mga assignment ko. Ang bigat niya sa likod, as in, si Parsha pinabit-bit ko niyan kasi sumasakit yung aking likod. Kaya yun sabi ko sa kanya, gusto ko siya palitan ng mas maliit one day. Eh, pag mga gadget naman, kailang bumili dahil pwede naman natin ilagay sa ating tax pag nag-ano na tayo, pag nag, ano ba tawag niyan? Pag inasikaso na namin yung aming tax every year ba, pwede namin ilagay dito sa pag-vlog yung mga binibili namin gadget. Gaya niyan, pag bumili kami ng laptop, papasok lang namin yan siya dun sa tax information. So, makakaltasan yan. Kumbaga, masasali yan sa counting sa tax ko. Yun ang sinabi ko kay Pars. Ay, Canon pala to. Saglit lang. Tapos yung isa ko namang camera, pinakauna kong camera na binili para sa sarili ko, binigay ko din sa kapatid ko.
yung first year pa ako dito, pinag-ipunan namin yun ni Pars. Binili ko talaga siya kasi gusto ko siya gamitin ng picture-picture. At that time, mahilig ako mag-picture-picture. Inayawan ko din yun dahil nabibigatan ako. Eh, late na kasi to siya. Bago lang to siya nung na-discovery ko na meron palang mang ganito na maliit lang ba. So, binigay ko dun sa kapatid ko. At that time, yung kapatid ko na lalaki, nag-aaral siya maging photographer. So, binigay ko sa kanya. At nung binigay ko yun, nagamit niya dahil nag-start siya mag-aral ng picture, photograph, at ngayon meron na siyang negosyo na ano, nagpi-picture na siya kahit anong event, pre na picture, birthday, binyag, graduation. Teacher din kasi yun siya, so sa school nila siya yung photographer. O, di ba, nagamit yung binigay ko sa kanya kahit hindi yun siya yung pang professional talaga na camera. At least that time, malaking tulong sa kanya dahil yung camera na yun, yun yung umpisa ng kanyang career sa pagpo-photograph. So pag-uwi natin, magpa-picture tayo dun sa kapatid ko para maano tayo ba, makakuha ng magandang picture. Kasi yung camera kasi na ginagamit ng kuya ko ngayon ay pang-professional na talaga dahil madami siyang nakuhang customers sa pagpi-picture. So nakapag-ipon siya para bumili na mas maganda-ganda ng camera. Yan lang, mag-ano lang talaga. Tawag niyan, sipag-sipag lang, tapos ipon-ipon. Sana yung picture ng dalawa, tapos yung picture namin, apat kagabi. Maganda kasi yung kuha sa camera kagabi eh. Yan, ang ganda ng ngiti ng Mixo at Ellen dito. Asan na yun? Meron yun silang picture na dalawa eh. Lagyan ko to siya ng mozzarella cheese na nakuha natin kay Mr. B. Ayan. Pandagdag protein. Nalagyan ko pa to siya ng cucumber at salad or yung dahon ba. Pero not now. Dahil masira yung ating cucumber dito. Kasi pagkakainin ko to, initin ko man to siya, tapos pag ininit ko yung merong cucumber, mag-warm yung ating cucumber. At mainit ka siya, mamaya ko na lang din to ilagay ang ating mozzarella. Kasi mag-melt to siya dahil mainit pa yan. So, antayin ko lang to siya na lumamig. Uy, isang oras na lang. Magsasauna na naman tayo. Hindi kasi ako nagsauna kagabi. Tapos, ano na naman itong ginagawa ng ating Mixo? Nahiya pa. Runo pa, mahiya o. Oh. Ay, laruin pala natin si Mixo nitong puzzle-puzzle o. Oh, kasi marunong naman to siya. Mixo, do you want to play with me? Yes. Okay. Yung TV natin, nakaunula naman nanonood. Asan man ang remote ng ating TV? Ayan, kasi sayang kurintinak. Wala namang nanonood. Tapos itong ano mo dito, iPad, wala namang nanonood. Dito lang. Lahat ng una nilagay niya doon. Oh, come here na, come here. Come, let's play together. Puzzle kasi ito. Oh, you sit there. Why? You sit there. Ayan, oh. Do you
girl, remember this? Look mahaw. Ha? Look mahaw. Yo, roof mahaw. Ayan. Let's do puzzle. We remove it. Bakit parang kimpang na to na? Ano man to na? Parang sira naman to. Oh. We do puzzle ha. Ayan. Ayan. No more. We need to follow this. Ayan yung picture. Yan yung picture na i-ano natin. Ipa-symbol sa kanya. Okay? Oh. Uy! Is that right? No. Where is the eye? Okay, you do like that. Okay, 1 point. Ayan, tama siya. I think it's really my dalala, ha? Pag nanalo daw siya, may premyo daw siyang pera. Okay? Oh, what is this? Try to find. A sky. Oh, oh, try to put where it is. Okay. Tita! Uy! Good job. Ang tama siya. Hindi niya lang malagay ng maayos. Okay, what is next? What is that? Try to find. Ah, oh, marunong na talaga siya. Okay. What is next? Pick one. Is that right? No. Try to find where is the right place. Da. No. Da. Oh, what's that? No. Down there. Down. There. 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 Oh. There. Down. Yo. Kato lang kayo. Bakit iba na siya? Hindi man malagay ng maayos pero ah, hala. Iba talaga siya. Bakit ganyan yung kanyang forma or baliktad? Wala na yung kalaro ko, iniwan ako. Not so interested. Pati ako naguguluhan. Saan man to siya banda? Tayo na lang pong maglaro kahit kasi yung ating kalaro wala man. Tinamad siya. Paano man to siya? Mars, it's very easy pero parang nahihirapan ka sa kalisod. Oh, matayo ng ano ba? Ayan, oh. Lamali talaga siya. No wonder ayaw ni Mixo kasi pati ako nahihirapan. Tama ba yan? No? It's very easy, Mars. Bakit di mo makuha-kuha, Mars? Easy niya tignan pero ang hirap niya gawin. Kaya hindi ako bumibili pa ngayon ng mga pasil-pasil talaga na yung maliliit. Kasi pag naggawa ako nun, maano lang yun siya. Masayang ba kasi si Mixo? Gaya niyan, oh. Maliit nga lang tong pina-assemble ko sa kanya. Hindi siya masyadong interesado. Lalo na yun, eh, medyo may kamahalan pa yun siya. Tapos pag nawala yung parte, edi, sayang lang, di ba? Kaya, next time na lang. Kasi, oh, tignan nyo. Hindi siya masyadong interesado talaga dito sa ating pasil-pasil. Ako na nga yung nag-ano nito. Buo. Nahihirapan pa eh. Very easy niyan, Marcel. Ikaw yung nahihirapan pa. Tama ba yan? Hindi, mali. Mali. Ito siguro. Mali. Ay, ambot sa kambing na may bangs. Sumasakit ulo ko dito ah. Mahirap pala siya. Oh. Ano ba yan, Mars? Ayusin mo. Yes, what's that? Can you help me, Mixo? Help me, Mixo. Help me. Come. Ay, yung unan ang pinagdiskartehan niya. May sarili. Wala. May sariling mundo talaga yung ating Mixo. Asan man to siya? Asan ka man banda?
Ganyan. Ah, ayan. Mali lang siya pagkalagay, Mars. Ayusin mo, Mars. Nabuo ko na to siya. Konting push na lang, Mars. Tapos ka na. Last one. Nahirapan sa kalisod yung Mars nyo. Asa na yun? Green, green. Mitamikso? Hey, Mitan. Hey, you need to eat now. Are you hungry? Isa na nga lang to. Hindi ko pa malagay-lagay. Asan man to siya banda? Hindi, mali. Kasi baliktad pala to. Baliktad. Diyan pala yan siya. Mm. Kaya pala. Ayan. Wala yung ating kalaro. Natamad. Mm. Yan siya. Yan. Ganyan siya kabisi magkalat. O, diba? Yung dumbbells ko, ginawa niya ng gulong ng kanyang basket. Mm. Matalinong bata. Ginawang gulong. Saan na yun siya? Mixel! Where are you na? Wala na, iniwan na tayo ng mixo natin. Kanina, kinukulit niya ako doon yung natutulog kami kasi nga gusto niya makipaglaro. Ngayon na nilalaro natin. Wala siya, naboring ng bigla ba? But na nga eh, nakalabas yan siya kanina nung lumabas si Pars dahil yung ating tires pinalitan. Rakas! Rakas! Do you want I cut your hair? Yo. No, come here. Yo. Before I change your forget mind. It and change my mind and I'm the lazy. Okay. You're supposed to do this like week ago. Yeah, because I'm busy all the time. You know, your wife is very busy, busy all the time. And I throw you with the cheese. Heidi. Hi. Okay, you sit down there. Wait. Is that too high? Yes, it's too high. Just get some, ano, some chair. Let's go. Mixo, you want I cut your hair? No! Boy, run away. Wag ko daw siyang takutin. So, do I need to remove also your head? Yes, please. Where I put something more nice. Nice body with abs. I have. You have. I have great abs. It's just hide there under my. It's six pack of fats. Not abs. Why take a six pack if you can have the whole barrel? Whole barrel daw sa mini bars. Teka. Kahapon, hindi ko to siya na na-cut dahil nga na-late na ako natin kagabi. Alas size na meron pa kasi akong dinaan. Dumaan pa ako ng aptiki kahapon ng pharmacy ba? Bumili na yung vitamin ni Mixo at yung kanyang allergy na gamot. Ganyan lang naman, diri. Easy lang naman kasi itong ano ni Pars. Buhok niya kasi hindi naman ito masyadong makapal. Yung tama-tama lang ba maputulan? Dahil ang pangit dito sa harap tignan pag gumigising siya. What happened to your hair every time you wake up? It's like someone what's that? Do like this to you? No. Every morning? Straight. Kasi sayang din naman. Mara mas bigso. Pag pumunta, pag punta siya dun sa paggupitan, 25 euro rakas na. Bika. If you go to barber shop. Something like that. 20 to 25. Yeah. And twice a month, 50 euro. Hmm. No, I can cut. You can give me the 50 euro now. Give me. Where it is? Where? Keep working. Okay.
I give you discount, so, 30 so, euros. So you can borrow steal my car. What? Your card? You say card? Okay, I will use your card tomorrow, okay? I will do shopping. In your dreams, Mars. Right? Right. In my dreams? In your dreams. Yay! Hi, Mixo, ano nangyari sa'yo dyan? Tapusin ko lang tong ano ni Pars. Buhok para. Natapos na kami. Mabilis lang to, 5 minutes, tapos na. Sa bargain na you can have 10. 10 euro! Wah, logi ako nito! Oh, so ikaw po, may ano din, may ayaw patalo. Oh, so plenty of ano, put. Oh, so that one. I removed that other ano. I changed this one. Yo, mabilis madumihan yung ano. Ito. Yung ano namin? Again. Hala, I sorry, I my hand plenty of hair. And then binagpag ko dito. Wala ka talaga, Mars. Minsan gamitin din yung utak ko, Mars. Need to wipe rakas. Hey, kung meron akong time bukas, kailangan ko bumili ng wipes namin, naubos na. Yung dito sa kusina ba, kasi paubos na talaga siya. Okay, here, you can use, take off the hair. Ang gilig-gilig. From the chair. Ito yung ginagamit ni Pars, pang bunot ng ano, kilikili. Ano yung buhok ng kilikili, ginagamit niya sa, where do you use it? Salmon. Salmon bones. Salmon, ito yung ginagamit niya pag tinatanggalan niya ng buto yung salmon, ayan. Mixo! Hoy, Mixo, ang very busy mo! Ay, nako, busy ang nanay at tatay, si Mixo natin. May sariling mundo talaga yan siya. Basta, mga ano lang, natanggal lang yung medyo kalat-kalat ba. Okay na ako, lalo-lalo na dito sa kusina. Gusto ko yung kusina laging, ano, maaliwalas. Kasi dito tayo kumakain, dito tayo nag-mundo. I can return one of your hair. Kung na, yung buhok ni Pars dati, kinukulayan ko pa yan. Ngayon lang, hindi na namin kinukulayan dahil every time na nagkukulay kami, yung kulay instead na sa buhok dumidikit, dito sa kanyang ano ba, dito sa my skin ng ulo dumidikit. And ang pangit tignan. Dahil mga after 3 days, wala, yung tagpi-tagpi yung kulay na nalagay dito sa kanyang ano, scalp pala, tama yung words ko, scalp. Yan, kaya tinigil niya na, dahil yung buhok niya hindi naman masyadong makapal, di gaya dati, ngayon numinipis na, dahil alam niyo na, nagkakaedad na. So, pag tumatagal, nawawala na yung ating magandang buhok dyan, kaya si Pars, ganyan na lang talaga siya, dati nagkukulay yan, black pa yung kulay niya, paborito niya, yung
para medyo makapal tignan ba, basta dark brown. Black ba yun or brown? Parang mga ganyan, basta dark siya. Hoy! He's very busy cleaning, boy. He's very busy, Rakas. Oh, no. Mag-iay na po tayo ng ating vlog. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome, welcome po. And please don't forget to subscribe and click the notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po sa next vlog. Good night po sa inyong lahat.